Hindi ko alam kung sino mas naunang nagawalt sa aming dalawa. Ako o si Aling Mona, na kanina ay nakayuko at halos halika na ang babaeng iyon na nahimatay kani-kanina lang sa tabi ng kalsada. Kasagsagan na ng Bermans kaya marami ng tao sa lansangan. Nagkakagulo na ang lahat pero walang nagkaisip man lang sa pag-alalay doon sa hinimatay na babae. Mas pinili ng mga taong magtatakbo palayo na parang hinahabol ng aswang. Ang hirap pa naman lumapit doon sa pwesto ni Aling Mona. Siksikan ng mamimili sa dami ng tao. Nagsisimula na din sa pamimili ng mga Christmas decoration ng mga tao. Kaya abal ang halos lahat ng mga tindahan malapit sa kinaroroonan ko. Tawaran dito, pili doon. Sukat dito, hanap doon. Ako nga pala si Red, 22 anyos, isang ukay-ukay vendor. Nagmula pa kami sa Real Quezon, kung saan may malaking pwesto talaga doon ang amo kong si Ate Pochi. Dahil nga magpapasko na, naisipan niya kumuha ng pansamantalang pwesto dito sa Maynila para makahanap ng mas malaki pang kita. Ako naman nakahandang sumama dahil naka-stay naman ako sa kanila. Naging ampo na yata ako ng magkapatid dahil kapag may kailangan silang asikasuhin ay ako ang nagsisilbing manager ng kanilang tindahan. Malaki ding magpasweldo at madalas akong inaalok na mag-aral. Hindi pa naman daw huli ang lahat para magtapos ako. Bali ang naiwan sa pinakatindahan niya sa Quezon ay ang kapatid niyang matandang dalaga na si Aling Josie. Nagtutulungan silang magkapatid na mapalago ang kanilang negosyo. Sa pagkakaalam ko, wala na silang mga magulang. Maaga raw na namatay ang kanilang papa sa disgrasya sa trabaho. Gayong ang mama naman nila ay namatay sa sakit sa diabetes. Hindi na nag-asawa ang dalawa at piniling palaguin na lang kanilang negosyo para raw makatulong sa kapwa. Sa katunayan niyan, hindi nga lang naman ako ng tulungan nila. May dalawa pa. Pero nakapagtapos na ng pag-aaral at nasa abroad na. Mabait si Ate Pochi at Ate Josie. Sa katunayan niyan, kinukup nila ako ng mga panahong wala na ako ibang mapuntahan. Tinulungan nila ako dahil nakakahiyamang aminin. Dati, napariwara na ako. Ang dami kong mga masasamang bagay na ginawa sa sarili ko. Napasama ako sa maling barkada. Naglayas ako sa amin ng matuto kong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Nalulung ako rito at gumawa ng mga bagay na labis na ikinahiya ng pamilya ko. Itinakwil nila ako at kinilimutan kaya wala na akong nagawa kundi ang umalis na lang at huwag na magpakita. Kung saan-saan ako nakarating para lang maiwasan yung mapanghusgang tingin ng mga taong nakakakilala sa akin, sa amin. Tingin nila isa na akong masamang tao. Porkit naligaw ako ng landas, akala nila wala na akong karapatang magbago. Nasa kalsada ako nang makasalubong ako ng magkapatid. Nakakahiyamang isipin, pero pinalimusan ko sila noon. Hindi na talaga ako nahiya kahit alam kong malaki yung katawan ko. Pinakain ako ni na Ate Pochi at tinanong kung ano ba ang nangyari sa akin. Naging tapat ako sa pagsasalaysay kung sino talaga ako, taga saan ako, at kung ano ba ang ginawa ko. Wala akong nilihim kahit na kaunting detalye sa buhay ko. Gusto kong kaawaan nila ako, kaya naman gagawin ko ang lahat para magbago. Nang malaman nila ang lahat,
hindi nila ako hinusgahan. Kinukup nila ako. Binihisan at pinagtrabaho. Sabi ng magkapatid, hindi para huli para magbago. Mula noon, hindi ko na sila hiniwalayan. Sumama na ako kung saan-saan. Naging katuwang nila ako sa kanilang negosyo at inangking parang tunay ng kapatid. Kung ano ang meron sila, ay meron din ako. Minahal nila ako at pinununong mabubuting payo. Nang magpasya nga silang magtayo ng tindahan sa Maynila, ay sumama ako. Nang makarating kami sa Maynila, namangha ako sa dami ng nakikita kong magagandang tanawin. May matatayog na gusali, makukulay na establishmento, at maniningning na mga ilaw sa gabi, na tila ba bituing kumukutikutitap sa dilim. Balita ko, marami daw oportunidad sa lugar na ito. Maraming trabaho at maraming pera. Nandito naman kasi yung mga naglalaki ang pabrika at mamahaling kumpanya. Malaki yung pwestong nakuha namin. May mga katabi din kaming iba pang tindahan. Kabilang sa kanila, ang tindahan ni Aling Mona na purong sapatos naman ang nakadisplay. Tingin ko, medyo may edad na yung ginang. Mapapaghalataan na kasing may mga wrinkles na siyang tinatakpan sa makapal na foundation ng makeup niya. Nagmumukha na siyang matrona. May suot siyang belt pack at palaging naka-leggings. At yung mga tenga niya ay hindi nawawala ng dangling earrings. Samantalang yung katawan naman ay may katabaan. Nung mga unang araw namin, ay napapansin kong napaka-weirdo niyang tumingin. Pero kapag ginagantihan naman ng titik, eh lumilihis naman ang tingin. Hindi naman siya mukhang misteryosa pero nararamdaman kong meron siyang tinatago. Kagaya na nga lang ng madalas niyang pagsasalita sa gabi. Kahit malaki at malapad ang pwesto namin, naririnig ko siyang nagsasalita ng mga banyagang bagay na hindi ko lubos maintindihan. Minsan, minatyagan ko siyang lumabas sa kanyang tindahan. Nagtungo siya sa likuran bahagi ng kanyang tindahan kung saan may mga mayayabong nakakahuyan. Ako naman sunod lang na sunod sa kanya dahil sa kuryosidad. Uso na nga yung mga taong tinatawag na marites noon pa. Iyon nga lang iba naman ang rason ko. Nais kong patunayan na iba si Aling Mona sa aming mga tao. Usap-usapan kasi sa lungsod na nagmula raw sa Negros Occidental si Aling Mona. Tumakas lang daw siya sa kanilang lugar dahil tinugis siya ng mga tao. Ang dahilan daw ay nalaman ng lahat na siya ay isang aswang. Natatakot ako sa mga ganoong nila lang sa totoo lang. Malalakas ang mga uri nila at mapanlin lang. Marami na kasing kaso ng aswangan sa aming lugar. Walang nahuhuli pero may pinapatay. Wakwak ang mga tiyan at nawawala ang mga laman loob. Kahit kailan di ko pa siya nakikita magbago ng anyo. Pero kung kabilugan ng buwan ngayon at parang wala sa sarili si Aling Mona, mukhang may masasaksihan nga akong bagay na hindi maganda. Tila nilulumot na ang kakahuyang iyon sa likod ng pwesto sa ukay-ukayan. Pinagbabawalan daw na magpunta ang mga tao doon dahil dati daw itong ginawang tapunan ng mga sinasalvage na tao. Minsan na din daw ginawang torture area at katayan ng mga hapon ng sinaunang panahon ng nasabing lugar. Pero bakante naman talaga sa ngayon. Kabadong naglakad ako papunta sa pinakasulok na bahagi kung saan nahagip ko pa ang dulo ng suot niyang saya. Nakita ko kung gaano siya kahulas na hinubad ang kanyang damit at pumwesto sa malaking hawan na napapalibutan ng malaking punong kahoy. Nagulat pa ako nang maglabas siya ng isang maliit na butilyang may laman langis. Saka ibinuhusan laman niyon sa kanyang kamay. Ipinahi niya pa ito sa buong katawan. Kasabay ang pag-usal ng mga
lingwaheng banyaga sa aking pandinig. Unti-unti kong napansin ang paghaba ng kanyang mga kuko sa kamay. Ang kanyang mga balat naging kulay itim. Parang nangingintab na sebo. Ilang saglit lang. Basta na lang siya nawala sa paningin ko. Ilang beses ko nang ikinuwento kay Ate Pochi ang lahat ng mga bagay na napansin ko sa kanya. Pero sinasaway niya lang ako at pinagsasabihan na kung maaari ay iwasan ko na lang daw ang pagsunod-sunod sa matanda. Sa sobrang advance ng teknolohiya ay imposible na raw na magkaroon ng pag-aalagalang aswang sa magulo at maingay na syudad, lalo na sa Maynila. Napagkamalan pa akong gumagamit na naman ang ipinagbabawal na gamot dahil kung ano na naraw ang nakikita ko. Dahil dito, hindi ko na binanggit sa kanya ang pagiging isang aswang ni Aling Mona. Oo, alam kong aswang siya. Kahit naman barumbado ako, ay may alam pa naman akong kwentong kababalaghan tungkol sa mga nasabing nila lang. Naghanap na lang ako ng tamang panahon para mapatunayan totoo ang sinasabi ko. Ilang gabi ko nang binabantayan si Aling Mona. Hindi ko alam kung saan pa ako humuhugot ng lakas ng loob para sundan yung matandang babaeng ito. Nakita ko na kung paano siya pumatay ng tao. Isa siya sa mga kriminal na hinahanap ng mga pulis. Buong akala kasi nila ay kagagawa ng sindikato na nangunguha ng internal organs ang nangyayari sa mga bangkay na natatagpuan sa likurang bahagi ng aming tindahan. Ilang beses na nga kaming naimbitahan sa istasyon ng pulis para kunan ng statement. Pero wala naman silang nakukuhang matibay na ebidensya ukol sa usapin ng sindikato. Nang gabing iyon, muli kong sinundan si Aling Mona. Papunta siya sa bahay at nasaan yung aswang na naman siya. Nakakagulat lang na nakikita ko siyang nagbabago ng anyo. Kahit magdadapit hapon pa lang naman. Kaya niyang maging paniki, maging aso, o minsan naman ay baboy. Ang pinakamatinding ginawa niya ay nung biktimahin niya ang isang buntis na malapit na ang kabuwanan. Sa kasusunod ko sa kanya, napag-alaman ko sa ilalim ng kawayang sahig siya nakaabang at nakasilip sa mga siwang. Palagi niyang itinataas ang kanyang dila para siguro maamoy kung nasa malapit lang ba ang kawawang buntis. Kaya naman sinadya akong batuhin ng bubong para maalarma naman yung mga nakatira sa bahay na yun. Nalaman ni Aling Mona ang ginawa ko. Kaya isang araw, nang magkataong umuwi sila sa Quezon, ay dinaluhang niya ako. Muntikan niya akong saktan dahil nagpambuno na kami at nagkatagisan ng lakas. Nang kakalmutin niya na ako gamit ang matulis niyang kuko, sumigaw ako at sinabi ko sa kanya na nag-iwan ako ng ebidensya sa loob ng istasyon ng mga pulis. Oras na saktan niya ako ay mailihin na kaibigan ako na magbibigay nito sa mga alagad ng batas upang makita kanyang mga masamang ginagawa. Natigilan si Aling Mona at bumakas ang takot sa kanyang muka. Alam ko naman na hindi pa siya handa sa anumang pagkatuklas tungkol sa kanyang pagkatao. Kaya gagawin niya ang lahat. Manatili lang ang lihim nito. Umatras siya at inilis ang tingin sa akin. Hindi niya raw ako sasaktan sa kondisyong wala akong sasabihin anuman tungkol sa lihim niya. Tumango ako at lumayo sa kanya. Kahit ba may kasunduan kami, ay hindi pa rin ako dapat maging kumpiyansa. Hindi mapapagkatiwalaan ang isang aswang. Matuling lumipas ang mga araw. Nasanay na ako sa katotohanang may aswang kaming kalaban sa pagbibenta ng aming mga paninda. Gayunpaman, ay dating gawi pa rin si Aling Mona. Sa pagkakataong iyon, isang dalagang nabuntis ng nobyo naman ang kanyang binabalik-balikan. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Luis. Sa pagkakaalam ko, isang college student si Luis.
Naging matindi nga ang pagtatalo nila ng kanyang tatay nang malaman nito na nagdadalang tao siya. Habang nagtatalo ang mag-anak sa taas ng kanilang bahay, abala naman sa pagmamatsyag si Aling Mona sa bubong na parabang may inaabang ang grasya. Ilang buwan niya ding dinadalaw si Luis hanggang sa manganak nga ito at magsilang ng isang napakalusog na batang babae. Madalas niya itong isilip sa bintana tuwing gabi na naririnig ko namang sinasaway ng tatay niya. Natanggap na nitong disgrasyada nga ang anak at wala na siyang magagawa kundi mahalin ng apo na nais niyang makita ang liwanag at ganda ng mundo. Si Aling Mona naman ay matanda na at medyo nanghihina na din. Hindi niya na gaanong nakukontrol ang kanyang pagkaaswang, kaya madalas siyang nagwawala na tila ba may sinisisi kung bakit siya nagkakaganoon. Isang gabi, lumabas muli ng tahanan niya si Aling Mona. Kagaya ng nakagawian niya, nagtungo siya sa kakahuyan at nagbago ng anyo. Pinuntahan na naman niya ang bahay ni na Luis at minatsyagan ang maliit na sanggol sa bintana. Panakanaka pa siyang humuni at kinakalmot ang bubong, kaya nakaramdam tuloy ng pagkabalisa ang mag-anak sa loob ng bahay. Bakit ba kasi kailangan niyang gawin ng mga bagay na ito? Hindi ko alam na may alam palang kaunting bagay tungkol sa mga aswang ang tatay ni Luis. Basta na lang kasi ito kumuha ng isang may kahabaang sibat. Pinigaan ng kalamansi at tumusal ng ritual. Pabigla niya itong tinusok sa parte ng bubong kung saan nakasampa si Aling Mona. Napaigik ang ginang ng tamaan ito at mabilis na lumundag papalayo. Nataranta pa ako na sumigaw ang tatay ni Luis. Sabay sabing kapag bumalik pa ang aswang ay pupugutan niya na ito ng ulo. Mula noon ay hindi na binilikan pa ni Aling Mona ang sanggol. Palagi na lang siyang nagkukulong sa bahay. Para pa nga siyang may sakit eh. Minsan sinilip ko siya mula sa maliit na siwang ng kanyang bintana. Nakita kong namimilipit siya sa sakit. Nang lumingon siya sa kinaroroonan ko, dali-dali siyang nagtago. Kabado akong tinakpan ang aking bibig sa takot na baka mahuli niya ako. Nakita ko kasi ang napakalaking sugat niya sa tiyan. Nagnanaknak iyon at puno na ng nana. Hindi ko maipaliwanag kung bakit siya nagkaganoon. Hanggang sa maalala ko ang tatay ni Luis na sinaksak nga pala siya ng sibat. Sa pagkakaalam ko, pangontra ang sibat na yari sa Bagakay sa mga aswang na kagaya ni Aling Mona. Baka napuruan siya nito't masaklap pa. Kahit anong buhos niya ng langis ay hindi man lang ito gumaling. Nagbago na din si Aling Mona. Nawala na yung mga dangling earrings nito. Ang mukhang dating sobrang kapal sa makeup, naglaho na rin. Palagi na siyang maputla at walang kabuhay-buhay. Madalas ko pa rin siyang naririnig na umuungol at tila iniinda ang sakit. Siguro, tumalab sa kanya ang bisa ng ritual na isinama ng tatay ni Luis sa Bagakay na sibat. Pagsapit ng Setyembre, ay naging abala na kami sa tindahan. Marami na ang namimili kaya siksikan na ang mga tao. Gayunpaman, napapansin ko si Aling Mona. Kailagkit ang titig niya sa isang customer. Buntis ito at abala sa kahahanap ng damit pambatang mura at magaan sa bulsa. At sabi ni Ate Pochi, maselan daw ang mga buntis. Ayaw nito sa mainit at matataong lugar. Kaya bigla akong nag-alala nang nakitang nagpapaypay ang babae sa kanyang muka gamit ang kamay. At walang ano-ano'y biglang bumagsak sa simento. Nagkagulo ang lahat at nagtakbuhan. Pero walang nakaalaalang tumulong sa babaeng hinimatay. Kahit kasi si Ate Pochi ay hindi naman ito pinansin. At ang sabi ay baka may nabaril sa di kalayuan. Nagmamadali akong lumapit sa binagsakan ng babae. Kaya hindi ko alam kung sino ang mas naunang nagulat sa aming dalawa. Ako o si Aling Mona, na kanina ay nakayuko na at halos halika na ang babaeng iyon na nahimatay kani-kanina lang sa tabi ng kalsada.
Kasagsagan ng Bermans kaya marami ng tao sa lansangan. Nakita ko kasing may inilagay siya sa bibig ng babae bago siya bumagsak at nawala ng malay. Nang pulsuhan ko siya, ay nagulat ako. Patay na si Aling Mona. Samantalang may ideya na ako kung anong ginawa niya sa babaeng buntis na iyon at kung ano ang binigay niya. Isinali ni Aling Mona ang kanyang pag-aaswang sa babaeng ito. Nagsisigaw ako, kaya nagsilapit ang sina Ate Pochi at ang iba pa sa kinababagsakan ng babae. Pinagtulungan namin itong ihiga sa bundok ng ukay-ukay sa kapinaypayan at hinilot. Mabuti na lang at nagkamalay na agad ito. Yun nga lang, kinabahan ako nang mapasulyap ako sa kanyang mga mata. Kulay pula na yun. Palatanda ang hindi na siya normal na tao mula sa araw na iyon. Nasalinan na kasi siya ng bertod ng pagkaaswang ni Aling Mona. Ito ay Tiyabot ng Misteryo.